eto nung last summer talaga ay lumiit siya ng lumiit and nagkakaroon siya ng mga itim-itim sa dahon, yung mga dot-dot. So, ngayon medyo lumaki na konti yung mga ano niya, oh, dahon niya. Ayan. So, yung mga baby niya ay parang nag-stop dahil nga napakalamig ng panahon. So, nag-stop ng paglaki katulad nito. Tapos, eto, may mga babies dyan. So, yung iba na napakaliit pa, parang pimples pa, parang nasira sila sa winter. So, tingnan natin pagdating ng ano, spring. Baka bigla namang maglabasan yung mga babies dyan. Ayan. So, medyo lumaki na siya ng konti ngayon, oh. Si Clavata. Tapos, eto, ang nakatanim dito dati ay mga moonstone. So, tinanggal ko yung moonstone at nilipat ko sa pabilog na pot. At ito yung pinalit ko, si Ghosty. Yan, mga Ghosty yan lahat. So, kapag winter time, ang kulay ni Ghosty ay hindi siya pink. Para siyang, ano ba tawag nito? Para siyang may pagkadilaw. Yan, during winter. Parang yung nagmashi na dahon, guys. Pero hindi siya nagmashi kasi hindi naman siya nag-clear yung dahon. Para lang siyang dilaw tingnan. Ayan. Tapos ito, si Rosea. Ano din to nung last summer? Ang summer namin dito, guys, ay August. So, pinaka-climax ng aming summer ng August. So, medyo pumangit din to siya. Pero ngayon, tingnan ninyo, okay na siya, guys. Nagkakaroon na siya ng maraming dahon. Dumami yung dahon niya. Although, bilog na bilog pa rin siya ngayon and kulang sa tubig. Yan, dahil hindi ako nagdidilig na yun. Inaantay ko munang ano, medyo umakyat yung temperature namin ng 5 degrees. Ayun. Para mas maganda, diligan, safe na hindi sila magkaroon ng frostbite. Yan. So, ayan, guys, yung hitsura niya ngayon. Tiklop siya, guys. Bilog na bilog. Tapos, ito ay si Brave. At may nakahalo ditong Apus. Ito si Apus. Ayan, nakahalo si Apus dito. So, kung tingnan ninyo yung kanyang dahon, guys, ay ibang-iba talaga. Medyo may pagka-chubby yung dahon ni Brave. I-compare dun kay Apus. So, dito katabi niya ay si Apus. Ayan. Mapula yung dahon ni Apus sa likod. Dito banda mapula. Ayan. Mapula rin naman siya dito, guys. Oh. Ayan. Medyo, ano naman siya. Kumukulay naman siya. Pero, kung i-compare mo dito kay Apus, mas maraming, ano si Apus, oh. Mapulang dahon. And, yung dahon nila, guys, ay medyo chubby-chubby ang dahon ni Brave. Ayan. Ito si Brave. And ito naman si Apus. Yan. So, mapansin nyo talaga yung kanilang kaibahan. Pero pag summertime, guys, magkamukha sila. Halos di mo sila mapansin na iba-iba silang succulents kapag summertime. Tapos, ito, mga Chihuahuaensis. Ang ganda ng kulay ni Chihuahuaensis, guys. Oh. Lalo na yung tip nila, guys. Ang ganda. Yan, ang ganda ng kulay, di ba? Chihuahuaensis. Ah, mag-ano nga pala tayo ngayon, guys. Mag-update tayo sa ano, bulaklak ni Chihuahuaensis, ni Colorata at ni Peach Boy. Kasi bumuka na sila, guys. So, mamaya tingnan natin sa bandang huli. And, eto naman si Marcos. Ayan, nagiging orange na yung kanyang kulay. Napakalambot din ng kanyang dahon, guys. Kailangan na rin niya ng tubig. So, alam niyo ba, guys, itong dahon niya sa, ito, sa flower stalk, nagkakaroon din ng baby. So, yung dahon niya sa flower stalk, inaano ko lang dito. Ito, oh, marami dyan oh, sa baba. Ayan. Dahil nagkakaroon niya ng baby. So, ito, nilalagay ko lang dyan din. Ayan. So, ayan. Si Marcos. Tapos meron tayo ditong nagmashi na
si Jade Point. Ayan. Nagmashi ang kanyang dahon, guys. Ayan. Pero parang okay naman siya dito, banda. Yung mga ano lang niya talaga, yung ibang dahon niya nagmamashi. Ayan, oh. Meron nang naano, nagka ayan, nagka-stem rot na siya, guys. Pero parang okay naman. Yan, dito banda nag-stem rot. Oh. Pero hayaan na natin yan. Baka mag-survive siya. Kasi medyo malamig pa naman yung panahon namin. So, mayroon pang posibilidad na mag-ano siya, mag-survive siya. So, yung pinakagit ng rosette niya ay okay pa naman. Oh. Hindi pa naman na ano. Ayan, okay naman. So, hayaan na lang natin yan. And ito si Cupid. Ayan. So, ito guys, binili ko dati na ganito yung kanyang dahon. Ayan. Ganito. Pero ngayon, malapad yung kanyang dahon. Hindi ko alam bakit malapad yung kanyang dahon. So, ganito siya dati. Ayan. Pabilog yung kanyang dahon na mahaba. So, hindi ko alam bakit yung dahon niya ay malapad na. Ayan, si Cupid. Tapos, ito yung ginawa kong arrangement. Dahan-dahan na silang lumalaki ngayon, guys. Kahit ano, malamig yung panahon namin, dahan-dahan na siyang lumalaki. So, tinatanggal ko nga pala yung mga bulaklak. Ayan, oh. Kung nakita ninyo. Ayan, tinatanggal ko yung bulaklak kasi hindi ko naman kailangan at hindi ko naman sila pinopollinate. So, tinatanggal ko na habang maaga pa. Ayan. Tapos, ito guys, si... Ayan. Di ba ang ganda ng kulay ni ano, Pretty and Pink or ni Marpin? Ayan. So, ganito yung kanyang kulay, guys. Na bonsai na siya dyan. So, ito nga pala, mga ano to, mga pinakapuno to. Hinedcut ko yan. And then, yung mga heads nito, nasa ano, mini greenhouse ko. Nakatanim siya sa pabilog na pot. So, ang naisip ko na naman ngayon nito dahil yung kanyang soil ay napakatigas talaga, as in matigas na matigas. So, kahit diligan ko pa siya ng ilang beses, yung ano, hindi na nag, ano guys, nag, ano ba yun? Mabilis na lang siyang matuyo. Parang dumadaan na lang yung tubig. Hindi na siya nag-hold ng tubig ng napakatagal. So, halimbawa kapag diligan ko siya ngayon, kinabukasan, tuyo na siya. So, papalitan ko siya ng bagong lupa. Pero, itong mga old na stem, tanggalin ko na to. Ito na lang mga babies. Ayan, ito. Ayan, i-reset ko siya. Tanim ko siya uli. So, itong mga stem, ano ko na, i-dispatch ako na para gumanda naman siya uli. Ayan. Nabonsai na siya dito, guys. Ayan, ang ganda ng kulay, oh. Si Marpin. Ito naman si Opal. Ayan, medyo umukay na rin siya ngayon. Medyo lapitin siya ng ano guys, mites. Itong si Opal. Lapitin. Yung mga ano, succulents na ganito yung kulay. Lapitin sila ng mites. Napansin ko lang. Kasi yung ano ko, black prince ko, wala na, namatay na noong summer. Kasi inatake ng mites. So, yung mga dahon niya ay naglaglagan and then nagka-stem rot. Ayun, namatay na. Natuluyan na talaga siya, guys. Hindi na siya umabot ng autumn. And ito naman si Fun Queen. Ayan. Yung mga babies niya sa ilalim, guys, ay palaki na ng palaki rin. Ayan. Tingnan natin. Hindi na maano, guys, kasi lumaki na yung mga dahon niya. Hindi ko na masyadong makita. Ayan. Lumaki na yung dahon niya ngayon. Bumalik na naman siya sa dati. Ayan. Tapos, ito mga pink frill. So, sana lumaki siya pagdating ng, ano, spring. Kasi malaki talaga to siya, guys, dati nung tinanim ko dito. Ngayon, maliit na naman siya. At, napaka soft ng kanyang dahon. Ayan, oh, napaka nipis na ng kanyang dahon kasi hindi ko na talaga sila diniligan. Ayan. Tapos, ito naman si Snow Candy. Ito is Snow Candy pala. Ayan. Ito. Itong puno na to ay Snow Candy.
malapad ang kanyang dahon. And then ito si Soft Creamy. Yan. Naiano ko na itanim ko sa isang pot. Ito si Snow Candy, ito naman si Soft Creamy. Ayan. Yung dahon niya guys ay pahaba na pabilog. Ito naman mahaba nga kaya lang malapad katulad nito. Ito. Ayan si Snow Candy, malapad yung kanyang dahon. Pero sa bulaklak guys, kapag nagbloom yung bulaklak nila, pareha lang din naman. Ayan. Pareha lang yung kanilang bulaklak. Ito oh, ayan oh. Walang pinagkaiba. Sa dahon lang sila magkaiba guys. Malapad to and then ito pabilog. Para siyang si Donkey Tail. Itong si Soft Creamy. Tapos ito naman si Mibina. Medyo gumanda na yung kulay niya ngayon guys. Hindi na siya green na green. Kapag summer, green na green siya guys. Pero ngayon kapag winter, para siyang ano, pastel pink yung kulay niya. Si Mibina. Yan. Mabilis lang din itong dumami guys at easy to grow, easy to propagate. Kahit magtanggal ka lang ng dahon dyan, magkakaroon siya ng babies. And kahit tanggalin mo lang yan, mabilis lang siyang lumaki. Nag-umpisa lang ako nito sa isang ganito. Yan, binili ko. Isang ganito lang sa home center. And then, ayan, ang dami ko ng Mibina ngayon. So, mabilis lang siyang paramihin. Tapos, ito naman, mga naipropagate ko last year pa. So, mula nang pinropagate ko siya sa dahon, magto 2 years na siya ngayon. Ayan, etong si Onslow. Magto 2 years na to. So, mga babies lang yan. Tapos, pinagsama-sama ko lang dyan sa isang pot, itong mga Onslow. Si Rejoice, ayan. Si, ano, Pakipaitum Kumbaktum. And, mayroon na naman tayo dito. Si Mibina, ayan. So, medyo gumanda yung kulay niya dito, guys. Oh. Si Jelly Beans. Masarap tingnan, di ba? Para talaga siyang jelly. Ano ba yun? Para siyang gummy. Ayan. Para siyang gummy. Tapos, ito mga babies to nung, ano, na mga damage nung summer. Ayan, mga babies na na-damage nung summer. Tinanim ko na lang dito. Pinag-isa ko na lang dito. So, halo-halo na to. Merong Robra, merong, ayan, si Pakipaitum Kumpaktum. Ito si Robra. Ang ganda ng kulay ni Robra. Oh. Diba? Ang ganda ng kulay ni Robra. Tapos ito naman si, sino nga to? Si Douglas Hunt. Ayan. So yung Douglas Hunt ko na nasa, ano, mini greenhouse ko, napakalaki ng dahon. So ito, gusto ko kasi siyang, ano, maliit. Kaya ko siya tinanim dito sa pot. Ayan. So ito si Mendoza. Hanggang ngayon hindi pa ako nakapag propagate ng Mendoza uli. So gusto kong magtanim ng Mendoza. Kasi kapag ano na siya, lumang-luma na siya guys, medyo nakakalbo yung kanyang stem. So gusto ko yung lush tingnan na Mendoza. So ayan, malapit na rin mag-bloom ang kanyang flowers. And ito naman, sino to? Ayan si, ayan yung pangalan niya. So medyo gumanda rin yung kulay niya dito guys. Oh. At lumaki na siya ng konti. Tapos ito mga Ronyoni ay, ito rin lumiit din to noong summer. Pero ngayon ayan, medyo lumaki na rin ng konti ang kanyang rosette. And ito naman si Ruby Tent. Ayan, ang ganda ni Ruby Tent, diba? Yan, mga Ruby Tent niyan. And yung dahon ni Ruby Tent, nagkakaroon ng baby. Ayan o. So, tingnan natin yung flower ni Peach Boy. So, nandito na tayo guys. Ayan.
dito ko nga pala sila nilipat. Dati, nakalagay sila doon sa yung unang pinakita ko sa inyo na mga succulents na nakatanim sa pahabang pots. Doon sila dati and then nilipat ko dito kasi dito medyo mainit dito guys. So, para mabilis bumuka yung kanilang flower. Ayan, kaya nandito sila. Tapos, ito nga pala si Peach Boy. Itong sa gilid si Peach Boy and si Chihuahua Ensis, itong sa gitna. At ito namang sa gilid ay si Colorata. Ayan. So yung flower ni Colorata ay hindi pa bumuka. Ayan, hindi pa bumuka guys. Kahit itong isa dito, hindi pa bumuka. Pero nakita natin yung nasa bukid na flower niya ay yung buka sa dito. Buka ng kanyang bulaklak ay maliit yung butas. Yung buka niya sa dulo. Ayan. Tapos ngayon si Peach Boy, ito yung kanyang guys. Ayan, ito yung kanyang bulaklak. Ito yung buka ng kanyang flower. Ayan. And ito si Chihuahuensis. Ito dito. Ito. Ayan, magkamukha lang yung kanilang guys. Ayan. The same lang yung kanilang bulaklak guys. Magkamukha lang. Walang kaibahan. Ayan. Ayan. The same lang yung buka ng kanilang bulaklak. Yung nasa bukid na Chihuahuensis, talagang bukang buka siya, diba? Ito, the same lang. Ayan. The same lang yung buka ng kanilang bulaklak. Ayan. Bukang-buka yung kanilang flowers. Tapos ito, nung last nating nakita, yung bulaklak niya ay napakaliit lang ng buka. Pero dito, hindi pa bumuka. Ayan. So, nakita na natin yung ni Peach Boy. Yung buka ng kanyang flower. Ayan. And dito naman si Chihuahuensis. Magkatulad lang sila ni Peach Boy. Yung buka ng kanilang flower. Ayan. So, dahil hindi pa bumuka si Colorata, tingnan natin uli sa mga darating pa na mga araw. And yung nila, flower stalk nila. Parang mataba yung flower stalk ni Chihuahuensis. Mataba. Si Peach Boy din mataba rin. And pagdating dito, parang medyo slim. May pagka-slim si Colorata, yung kanyang flower stalk. May pagka-slim. Ayan. So far, yun pa lang yung pinaka-latest update nila. Sa flower ni Chihuahuensis at ni Peach Boy. Ayan, si Peach Boy. And si Chihuahuensis. Ayan. The same lang yung kanilang bulaklak, guys. Sa kulay din, kapag hindi pa bumuka, ganun rin. Ayan, oh. Si Colorata ito. Ito si Chihuahuensis. Ayan, magkapariha lang, diba? So, tingnan pa natin sa mga darating pa na mga araw kung ano yung kanilang kaibahan. Kasi kahit ako, guys, medyo ako sa kanila. Ano ba to? Nalilito rin ako sa kanila. Pero yung dahon nila, guys, ay iba rin. Ito, medyo malapad yung kay Colorata. Mas malapad yung dahon ni Colorata. Ito, si Chihuahuensis, malapad rin naman, pero mayroon ding hindi malapad na portion. Tapos, ito si Peach Boy, medyo pahaba yung kanyang dahon. Yan, iba rin yung kanyang dahon, guys, pahaba. Ito, tingnan niyo dito banda, sa shoulder, ayan, may shoulder siya. Ito, yung pagka-curve ng kanyang dahon dito sa dulo ay hindi masyadong ayan. Diba? Tingnan ninyo. Yung dahon niya dito. Dito sa dulo. At yung dahon niya dito. Ayan. So, yun lang ang napansin ko sa ngayon sa kanila. Yung dahon nila, yung forma ng kanilang dahon ay magkaiba rin. So, tingnan pa natin sa mga darating pa na mga araw kung ano yung kanilang kaibahan. And ito si Golden Glow, guys. Ang ganda ng kulay, di ba? Pink na pink. Ayan, si Golden Glow.
Ganito yung kulay niya kapag winter time. Ayan, ang ganda. Pink na pink. Ito rin dito, si Golden Glow. And ito yung mga anak niya na ano, pinropagate ko. Ayan, growing from seeds. Maganda rin yung kulay niya, guys, no? Ito, oh. Sa gilid ng kanyang dahon, pink. Ayan, napakaganda. So, ayan, medyo malaki na yung mga babies niya ngayon. So, yung iba, hindi pa kumulay. Tulad nito, hindi kumulay. Pero ito, oh, ang ganda. So, manipis lang ang yung dahon niya, guys. Siguro, ang nag-success na ano nito, guys, pollen, ay yung pollen ni ano, rose cabbage. Kasi pinollinate ko rin yun dati sa ano, rose cabbage. Itong si Golden Glow. So, siguro, ang nag-success na pollen ay yung pollen ni Golden Glow at ni rose cabbage. Kasi yung dahon niya manipis. Hindi katulad ni ano na maano yung dahon niya, guys. Medyo makapal yung dahon niya. So, ito manipis yung dahon niya. So, siguro ang nag-success ay yung pollen ni rose cabbage at ni Golden Glow. Ayan. Kasi yung hitsura niya, guys, mas malapit kay rose cabbage. So, yun lang, guys, ang ating latest update ngayon. So, maraming salamat. So, pasensya na kayo, guys, kung hindi ako masyadong makapag-upload ng video kasi medyo busy po tayo ngayon. So, kapag hindi na ako busy, siguro every other day mag-upload ako ng video. Ayan. So, thank you so much for watching at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin sa hindi nakapag-subscribe. Ayan. So, maraming salamat and see you on my next video. Bye-bye! Ito guys, oh, ang ganda ng ano niya, oh, flower niya. I-focus natin. Di ba ang ganda ng flower niya? Oh. Ayan. Di ba? Bye-bye!